Hello guys, Sir Paul is back. Gustong ko lang yung kwentuhan para sa ating part 1 ng ating e-commerce business. Tara, samahan niyo ako. Way back 2020 to 2021, ito yung araw na sobrang lakas ng online selling. Panahon na kung saan kahit ano'y bebenta ko para lang magkapera. Until such time na magkaroon ng magandang opportunity sa e-commerce business. Sigurado nung una maraming nagtatanong sa akin kung paano ko nga ba nagawa yan. Ito yung araw na kung kailan nakuha ko yung pinakaunang car ko dahil sa e-commerce business. Nagkaroon din ako dito guys ng sarili kong resto kasama mga business partner ko. Pero sa kabila ng lahat ng income, dahil hindi naging sanay sa paghawak ng pera at naging pabaya, nalugi ang mga iilang investment. At ngayon, samahan niyo ako sa journey ko kasama ang mentor ko na si Jason Santiago sa e-commerce business. At una nga, nag-ask na ako ng advice para sa mentor ko. Kung paano ba ulit magbenta? Kasi nga parang nakalimutan ko na kung paano ba magsimula ulit. Nagsesearch kami ng iba't ibang site kung paano ba ako magbebenta or kung saan ba ako magbebenta. Kumahanap din ng product na pwedeng ibenta para sa magiging customers ko. Sobrang dami ko talagang natutunan sa mentor ko. Ultimo pag-edit at paghahanap ng item ay talagang sinuportahan niya ako paano ba ako makakabenta. By the way guys, ito nga pala yung day 1 na kung saan nagsimula ulit ako mag-bounce back sa lahat ng mga pagkakamali ko in terms of business. Sobrang daming struggle at puyat dahil pagkatapos kong magtrabaho galing sa school eh kailangan mong magtrabaho para i-workout ang goal na gusto natin. Sobrang excited ko talaga sa araw na to kasi gusto ko nang ma-execute ang lahat. Pero may mga araw na gusto ko nang sumuko dahil di ko na alam kung saan ako kukuha ng pangkapital ko. Dahil ilang beses na rin ako nag-try pero wala pa din. Pero sabi nga ng mentor ko, kailangan kong i-workout lahat ng nasa isip ko. At naisip ko naman na sa ganitong pagkakataon na mas kailangan natin isama si Lord sa lahat ng goal natin. Dahil siya ang mag-guide sa atin sa success. Kaya dapat, bigyan natin ng time si Lord para sa lahat ng ginagawa natin. Ito naman yung araw na nagkaroon kami ng brainstorming ng misis ko. Dahil nga gusto na namin bumitaw dahil last na lang at talagang susuko na kami. Lahat ng sakripisyo, lahat ng bagay na gusto namin gawin, pumapalpak talaga. Hindi ko makakalimutan yung araw na to kasi ito yung pang 3 weeks na hindi na ako nagbablog. Talagang sobrang struggle at talagang pasuko na kami ng misis ko dahil luging-lugi na talaga. Dahil napapansin nga namin parang walang nangyayari sa mga sacrifices namin. Dahil pagkagaling ko lagi sa school, inaasikaso ko na agad yung business namin para ma-work out to agad. Siyempre kailangan natin gawin ang lahat para dito. Halos araw-araw na akong pumupunta sa mentor ko na si Jason dahil pinanghihinaan na ako ng loob sa ginagawa ko. Pero merong mga taong katulad nila na tumutulong sa akin para hindi sumuko dahil dito na nga yung araw talagang malapit na akong sumuko. At yung kaibigan ko na mentor ko na si JR, siya din yung nagbigay ng advice at nag-push sa akin kung paano ko ba marareach yung katulad ng sa kanya. Lalo na kapag nagpapaship to ng mga order niya, talagang super dami. Kaya naman na-inspire talaga ako kung paano kumaris yung ganyang parcels. Sa kabila ng lahat ng struggle, ito yung araw na talagang hindi ko makakalimutan na naituro ng mentor ko. Talagang sobrang tindi ng company na na-build niya. Even yung mission and vision ng company nila, talagang nandito at marami kang matututunan. Eh yung pinaka-pinag-usapan kasi talaga namin dito is about sa e-commerce business din talaga at paano ba yung matinding cash flow. Dahil ito yung araw na kung saan talaga nahirapan ako at hindi ko nagawa ito sa mga nakarang taon sa e-commerce business. Tinuro niya nga sa akin mismo yung number game na ginawa niya or yung cash flow na meron siya sa company niya. Tama ba to? Ito yung paano ba iikot yung pera ko at kung paano ba ako magkakaroon ng matinding profit sa mga product na ibebenta ko ngayon. Matindi dito, malalaman mo na yung projected income mo sa loob ng isang taon at kung magkano ba yung papasok na pera sa'yo. Alam nyo guys kung ano yung matindi dito? Ito yung araw na talaga unforgettable moments at unforgettable day ko dahil kinabukasan, talagang nag-boom na yung product na binibenta ko online. Kung sakto yung araw na lahat ng mga advice na binigay ng mentor ko sa akin, ito na pala yung araw na talagang magbubunga ang lahat. Sobrang excited namin ng misis ko dahil kahit na bumalik kami sa umpisa, worth it ang lahat. Grabe talaga si Lord kapag nag-move. Lahat ng prayers namin unti-unti nang nagkakaroon ng sagot kay Lord. At sa first shipment ko, or how many months na walang benta, kasama ko si baby ko at nag-aayos at ipapak namin ngayon yung pinakaunang order namin. Dahil nakagawa nga kami ng brand sa lahat ng sacrifices namin. Alam ko, hindi man to ganun kadami katulad ng dati. Pero isa itong life-changing opportunity para sa amin. Lahat ng struggle na nangyari sa loob ng isang buwan, talagang nagbubunga na. Sobrang sulit ang pagod, sobrang sulit ang puyat.
sa lahat ng bagay na nangyari sa loob ng taon na to. Alam ko, ito yung sagot ni Lord sa mga prayers namin ng misis ko, ang bounce back ni Sir Paul for 2023. Dito nga, sinasort out na namin ng misis ko lahat ng mga orders namin. Inayos namin kasi sobrang excited namin magbalot kaming dalawa. Kahit nagkulangan kami ng oras sa araw na to dahil naubusan kami ng supply, nagising naman kami ng maaga para gawin ang lahat ng to kasama ang misis ko. Namin sa susunod, hindi na kami ang magbabalot ng mga to, kundi yung mga tao matutulungan namin dahil sa company na mabibuild namin. Nakagawa kami ng brand na kung saan lahat ng tao ay magbe-benefit talaga dito. Dahil kahit papasok na ako ng school, super excited ako na i-drop ang lahat ng mga item ko. Alam ko, umpisa pa lang to sa lahat ng mga naituro ng mentor ko. Pero in the near future, magiging successful talaga to at marami tayong matutulungan na tao na gustong magkaroon ng life-changing opportunity para sa buhay nila. Maraming salamat at see you sa part 2.